A Love Full of Lies, a Wattpad story written by Mary Joy Paddies. Heto na naman ako, paulit-ulit na nagbabasa ng novel. I wonder why I can't stop reading this kind of books. Basta alam ko lang, masaya ako tuwing nagbabasa ako nito. Palagi akong pinagsasabihan ni Mama na tigilan ko ng pagbabasa pagsapit ng gabi. Pero ayoko. Eh kasi naman, tuwing gabi na, parang mas gumaganda pa lalong kwento. Hindi ko rin alam kung bakit. Hanggang sa hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako. Nang tinignan ko ang clock, OMG! Alas 8 na! Lagot! First day of school pa naman. Ay, nako! Nagmadali na akong maligo at umalis ka agad papuntang school. Good morning, Miss De La Rosa! You're late! Masaya ako at nagkita na naman tayo. Miss De La Rosa, isa ka ng graduating student pero hindi ka pa rin nagbabago. I hope this will be the first and the last time na malate ka this school year. Now find your seat! Ani ni Mr. Lee. I'm sorry, sir. Pumunta ako sa may dulo kung saan may bakanting upuan. Ano ba tong katabi ko? Seryoso-seryoso? Feeling ko, mas lalong magiging boring tong life ko this school year. Inabot ko sa katabi ko ang kamay ko para makipagkilala. Hi, I'm Christy. Kababaing tao nang muna sa pakipagkilala. Sasagot ba ako? Di na lang. Baka isipin niya pang gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Ang suplado naman ito, akala mo kung sino? Teka, may binubulong ba siya? Eh kung takutin ko kaya ito. May sinasabi ka? Tinaasan ko siya ng kilay. Para mukha akong maangas. Sino? Ako? Ay, wala. Nakakatakot naman pala tong katabi ko. Parang sa tanong pa lang niya, papatayin na ako. Pagkatapos ng klase, pumunta na ako ng kantin para mag-lunch. Habang naglalakad, nagbabasa na naman ako. Para naman ma-excite ako kahit konti. Kanina pa ako nabuburingan sa room. Hindi na ako gano'ng nakatingin sa tinadaanan ko hanggang... sa dinadaanan mo? Papunta ako ng library nang mabangga ako ni Christy. Nagpanggap na naman akong galit. Ewan ko ba, parang gusto kong tinatakot siya. Siya na naman, Mr. Suplado. Sorry, pasansya na talaga. Tinigilan ko munang pagbabasa at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating na ako sa kantin at nag-order ng mga kain. Pabalik na sana ako ng room na may tatlong lalaki na humarang sa akin. Pagkatapos kong manghiram ng book sa library, tumungo na ako sa room. Nakita kong may tatlong lalaki na hinaharangan si Christy at parang namumukhaan kong mga lalaki yun. Ah, oo nga pala. Silang nakaaway ko sa kanto na biglang nagsipaktakpuhan nang mapauruhan ko yung mastermind ng grupo nila, si Ayan. Nilapitan ko si Christy at tinakbayan para magmukha kaming may relasyon. Anong nangyayari dito? Babe, sinasaktan ka ba nila? Bigla siyang sumimangot na parang gusto niya akong lamunin. Pilit niyang tinatanggal ang kamay ko, kaya hinigpitan ko ang paghawak sa balikat niya. Nang mamukhaan na ako ng tatlong lalaki, umalis na sila at sinabihan ako ng, "May araw ka rin, Adrian!" Tinanggal ko ng pagkahawak ko sa balikat ni Christy at lumakad na parang walang nangyari. Biglaan niya akong hinila. Anong babe na pinagsasabi mo? Akala mo kung sino kang gwapo ah. May paakbay-akbay ka pang nalalaman. Ang kapal lang naman ang mukha mo. Hindi ko na lang siya pinansin at pumasok na ako sa room. Hoy, hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Suplado ka na nga. Bastos ka pa. Umupo na ako sa upuan ko. Napansin kong galit pa rin sa akin si Christy. Gusto kong makipagpati at makipagkaibigan sa kanya pero ewan, naguguluhan ako. Ilang subject teacher na ang pumasok at yan, si Christy, natutulog lang. Pinagmastin ko siyang mabuti, ang maamo niyang mukha at magpula niyang mga labi. Ang ganda niya at parang ang bait-bait niya. Pansin ko rin ang mga malalaking eye bags. Pero ang ganda niya pa rin pangmastan.
Nagulat ako nang bigla niyang tinaas ang kanyang mga kamay. Dali-dali kong binuksan ang libro at nagkunwaring magbasa. Ano yan? Nagbabasa ka ng baliktad ang libro mo. Iba rin yung tip mo ha, weirdo. Ay nako, hindi ko na kasi napansin na taranta kasi ako nang magising siya. Kailangan gawin ko to ng paraan. Ano bang pakialam mo? Eh sa gusto kong subukang magbasa ng libro mo na kabaliktad. Sabi ko sa kanya ng pataas ang boses. Teka, ano bang problema mo? Ba't ang initin ng ulo mo sa akin? Wala naman akong ginawa para ikagalit mo. Kung tutuusin, dapat nga mas magalit ako dahil sa ginawa mo kanina. Kung may nagawa man ako na hindi mo nagustuhan, okay, I'm sorry. Pero sana huwag mo naman akong pagtaasan ng boses. Umalis na siya bigla, tala-tala ang mga gamit niya. Natauhan ako sa mga sinabi niya. Papauwi na ako nang makita ko si Christy na nakaupo sa duyan sa park malapit sa paaralang pinapasukan namin. Nag-iisa lang siya at parang malungkot siya. Napansin kong malapit nang lumubog ang araw. Nilapitan ko siya at umupo ako sa katawan.